Gandang pag-uusapan ay higit na ang Pilipina. Sa lungkot man o sa ligaya, karinyosa rin at masaya. Sa gitna man ng kahirapan, may sigla pa rin kung kumilos. Pilipina ay karinyosa sa pag-irog. Noong 1698, nang masakop ng mga praile ang kalakhang Malolos, tanging ang Liang lamang ang natitirang may dalawang bahay ang nakatayo. Ang unang gobernador Serye na nagsakripisyo upang iligtas ang Barasoain ay si Don Sebastian Rodrigo. Ang mga unang nanirahan sa lugar na ito ay ang mga Gatchalian at mga Alano. Ang pangalang Liang ay hango sa pangalan ng isang Chinong mangangalakal na nagngangalang Liang. Ang nasabing Chino ay nagpasimula ng paggawaan ng sabon na matatagpuan sa malapit sa tulay ng nayon. Naging tanyag ang kanyang pangalan dahil siya ay laging hinahanap ng mga tao upang bumili ng sabon. Nang lumaon ang lugar ay tinawag ng Liang. Tagalog ang mga unang nanirahan sa baryo ng Liang. Noong 1788, sa pamamagitan ng pamumuno ni Don Isidro Crisostomo at Don Tomas Leoncio ay nagtayo sila ng bagong tulay na mas mataas at mas malawak kaysa dati upang makaraan dito ang mga mangangalakal na ang gamit ay bangka. Nang maitatag ang distrito ng Barasoain, ang namuno dito bilang Gobernador Serye ay anak ng Liang, si Leon Sebastian de Belen. Dito nagsimula ang pagsasali ng kapangyarihan sa isang kilalang tao na naninirahan din sa nasabing lugar. Noong panahong iyon, ang Liang ay naging sentro ng kalakalan at komersyo sa Malolos. Ang baryo ng Liang.